Minsan, kapag bumabalik tayo sa Diyos, ang dami pa nating sinasabing dahilan. Na Lord, kaya nagkasala ako dahil ganito. Lord, kaya nagkasala ako kasi ganyan. Pero sa Diyos, ang mahalaga, bumalik ka. Hindi na mahalaga yung dahilan mo. Hindi siya naghahanap ng valid reason. Sapat na sa Kanya na umuwi ka. Mga kapatid, baka tayo yung panganay na anak. Kaya hindi natin kayang makita na bumabalik at nagiging mabuti yung kalagayan ng ating kapatid. Dahil tayo mismo, hindi natin kayang gawin iyon na patawarin siya. Sobra-sobra, no? Yung kanyang galit. Nandiyan pa ba yung galit ninyo? Nandiyan pa ba yung sama ng loob ninyo? Ngayon ho ay Linggo ng Kagalakan. At alam ninyo kung may isang bagay na pwedeng numakaw sa kagalakan natin ngayong Linggo na ito, at kagalakan natin sa buhay, ay yung mga pagkakataong hindi natin kayang patawarin ang kapwa natin. Sabi nga nila, happiness is a choice. Pwede mong piliin maging masaya. Pero pwede mo rin piliin na maging miserable ang buhay mo sa oras na hindi mo ginawang magpatawad. Kala mo magiging miserable ang buhay niya? Hindi, ha? Di ba ikaw yung walang kapayapaan sa puso? Di ba ikaw yung hindi mapalagay? Nanakaw na sa'yo yung kagalakan. Alam nyo, hindi lang ho yung dalawang anak ang prodigal. Sabi nga nung ibang mga Bible scholar, dapat ang title nito, ng kwento na ito, is the parable of the prodigal father. Father, bakit? Ano yung labis-labis sa tatay? Yung kanyang sobra-sobrang pagmamahal. Sobra-sobra. Sobra-sobrang awa, sobra-sobrang habag, sobra-sobra. No? Parang hindi na makatotohanan. Pero hindi ba ganun naman talaga ang Diyos? Ang Diyos kapag nagpatawad, kapag nagmahal, wala hong sawa, walang kapaguran. Alam, kahit paulit-ulit tayong gumagawa ng di maganda, kahit paulit-ulit tayong sumusuway sa Kanya, hindi siya nagsasawang bigyan tayo ng pagkakataon hanggang sa tayo'y matuto. Hanggang sa tayo'y matuto. Hindi niya isinasara ang kanyang puso para sa atin. Maliba na lamang kung tayo mismo ang magsara ng puso natin sa Kanya. Pero hindi. Ang ganda nung makita yung kwento sa Ebanghelyo. Kasi, kung titingnan ninyo, pabalik pa lang yung anak, no, sa kanyang tatay. Pero sabi dito sa Ebanghelyo, malayo pa nakita na nung tatay yung kanyang anak. At nung malayo pa yung kanyang anak, tumakbo na yung tatay papunta sa kanyang anak. Ano kayang ibig sabihin nun? Na araw at gabi, nahandoon sa labas ng bahay yung tatay. At nag-aantay ng pagbabalik ng kanyang anak. Araw-gabi. At ito yung bagay na minsan hindi natin makita eh. Na araw-gabi nag-aantay sa atin ng Diyos. Palagi siyang nag-aantay. Kaya nga, layo pa lang nakita na nung tatay eh. At hindi siya yung, halika, ikaw ang lumapit, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang mag-sorry, ikaw ang nakagawa ng mali. Hindi. Patakbo siyang pumunta sa kanyang anak. At eto pa, may script pa yung kanyang anak, hindi ba? Ano yung script ng kanyang anak? Tatay, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Ibilang na lamang po ninyo ako ang isa sa inyong mga alipin. Hindi na ho ako karapat dapat na maging anak ninyo. Pero alam ninyo, nung nahandun na silang dalawa, nasa punto na magkasama sila,
Nung sinasabi na ito ng anak, at sinasabi niya, Tay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi yun pinansin ng tatay. Anong, hindi pa nga natatapos yung script ng anak. Kunin ninyo yung kanyang damit, isuot sa kanya yung damit, suotan siya ng panyapak, yung singsing, ibalik sa kanya. Dahil namatay na ang anak kong ito at muling nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Minsan, kapag bumabalik tayo sa Diyos, ang dami pa nating sinasabing dahilan. Na Lord, kaya nagkasala ako dahil ganito. Lord, kaya nagkasala ako kasi ganyan. Pero sa Diyos, ang mahalaga, bumalik ka. Hindi na mahalaga yung dahilan mo. Hindi siya naghahanap ng valid reason. Sapat na sa Kanya na umuwi ka. Sapat na ho yun sa Diyos. Kaya wala na tayong ibang dahilan at rason para hindi bumalik sa Kanya. Kung hanggang ngayon nahihiya ka pang lumapit sa Diyos, nahihiya mo pang ikumpisal yung iyong kasalanan, nagdadalawang isip ka pang humingi ng tawad, at ikaw din naman, ngayon napakataas pa rin ng iyong pride, at hindi mo pa kayang patawarin kahit yung taong humihingi na ng tawad sa iyo. Tingnan lang natin yung Ama. Yung labis-labis niyang pagmamahal. Tingnan lang natin ang Diyos. Hindi nagbago ang pagtingin niya sa atin. Hindi tayo nawalan ng halaga kahit tayo'y nagkasala sa Kanya. Hindi na bago ang Kanyang pagtingin kahit katiting. Nabahiran man tayo ng pagkakasala, ano man ang mangyari, tayo'y anak niya pa rin.